Praise the Lord po. Unang pagbati po ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pangalawa po, bumabati po ko sa ating beloved pastor, Evangelist Will Distrada Almeida. At ganun din po sa ating beloved assistant pastor, sa kanyang mga turut-aral na hindi natin makakalimutan. At ganun din po sa ating beloved children, magandang tanghali din po. Ganun din po sa inyong mga mahal na kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Sasaliwain ko lang po kung paano po nasave ang aking mga magulang. Nasave po kami dito 1982. Yung mother ko pang una pong nasave dito. Nasave po si nanay dahil po sa kaguluhan po ng aming pamilya. Sa aking tatay na nandyan po ang mga bisyo ng isang lalaki. Talagang napakabuti po ng mahal na Panginoon dahil po nung nauna po si nanay masave po dito, 2 years po na talagang yung struggle po ni nanay na umaatin po dito sa banal na gawain, na hindi po talaga yan nabibigyan ng pamasahin ni tatay, pero patuloy ang paglilingkod ni nanay po sa mahal na Panginoon. Talaga pong after 2 years po, tinawag po ng mahal na Panginoon na aking tatay na andyan po talaga na tinawag po ang tatay ko sa pamamagitan po ng sakit ng aking kapatid. Andyan po na ang kapatid ko po talaga nagkukulay violet na po siya. Ano pa po sila ng nanay ko kung saan po isusugod po ang aking kapatid, kung sa pastoral po ba o sa hospital. Ngunit mahal na po noon po talaga, siya po ang nauna mahal. Ngayon po nung pumunta po sila dito sa dako ng pastoral, andyan po na ang beloved pastor po, beloved assistant pastor po, sila po talaga yung nag-assist po sa aking kapatid at sa aking pamilya, kinanay at tatay po. Andyan po nung pinagsisi po ng beloved pastor po ang si tatay po. Instant po ang kapatid ko po. Andyan pinagaling na mahal na Panginoon. Bigla po yung humingi po ng pagkain. Tapos sinabi po ng beloved pastor kay tatay, Brother Dan, mag-fasting ka. Talagang sumunod po si tatay sa ano po ng beloved pastor. Pero dahil sa kabaguhan, talagang sabi po na kita po ng beloved pastor na hindi na po kaya ni tatay mag-ayuno. Talagang sabi po ng beloved pastor kay tatay po, Brother Dan, ako na magpapatuloy sa ayuno mo. Talagang napakabuti na mahal na Panginoon dahil paglabas po ni tatay dito sa pastoral, 2 days lang po yung mga bisyo po ni tatay na paninigaril yung pag-iinom, inalas po yan na mahal na Panginoon. Kaya napakabuti po na mahal na Panginoon sa 39 years na paglilingkod. Bali po, mula po nung baby po ako, nandito na po ako sa banal na gawain kami po. Kaya hindi ko po talaga naranasan ang mga sanlibutan na gawain. At ganun din po, mula po nung baby ako hanggang sa ngayon po, yung milagro po ng mahal na Panginoon, talagang nakita ko po. Talagang kami pong magkakapatid, nagkakasakit po kami, ang ginagawa lang po na aking magulang, andyan po na nagpupurit, nag-aayuno, nililihas kami, wala pong gamot, talagang instant po pinagagaling kami ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon. Nakaranas din po ako ng isang buwan na ubo na hindi ko po talaga na maintindihan. May nagsasabi na po sa akin, sabi, Angel, magpagamot ka na, magpa-hospital ka na. Pero nagtitiwala ako sa mahal na Panginoon. Sabi ko, lumaki ako sa banal na gawain na pinakita na mahal na Panginoon, milagro. Pero wala po akong tinik na any kind of medicine. Pinagaling po ako ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pinapasalamatan ko rin po mahal na Panginoon dahil last month po talaga po itong kaliwang braso ko po, hindi ko po yan maigalaw. Na talagang live webcast po ako, talagang during nung Sunday service, talagang sabi ko, malapay noon pag-alawin mo, kasi hirap na hirap po ako matulog. Talagang andyan po nung talagang after po ng choir singing, na itaas ko po yung kamay ko. Kaya napakaputi ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon sa kaligtasan po na iningatan po ang nanay ko po sa dako ng Quezon dahil po noon mag-overnight po sila, dapat mag-overnight po sila, nagre-ready na po sila. May pumasok po na cobra po doon sa tindahan po nila nanay. Kaya nung time na po nakita na po ni nanay po na ang bilis po nung cobra, umikot na po sa binti po ni nanay. Talagang pumikit po si nanay, nag-rebuke lang po siya, in Jesus name, hallelujah, Jesus name, hallelujah. Talagang nakapikit po siya. Talon siya ng talon si nanay. Tapos nakita niya na po na yung kakagatin na po siya,
nag-rebuke po siya, na sumigaw po siya na hallelujah in Jesus name. Bigla po tumakbo po yung cobra, tapos ang tinaklaw niya po yung aso po namin. Talagang sabi ni nanay, nakita niya po na bigla po nang hina yung aso namin. Sabi ni nanay, andyan lumuhod po siya, nag-lay-hands po siya, nilay-hands niya po yung aso na demonyo ng kamatayan, umalis ka. Talaga po nag-overnight po sila nanay. Pagdating po nila, paggagaling sa gawain yung aso po namin, malakas na malakas po yung aso. Kaya napakabuti na mahal po yun sa pag-iingat po na yan. Ganun din, pag-iingat din po sa aking nanay na talagang at her age na 70 years old, talaga po si nanay nangangabayo pa po talaga sa probinsya. Talagang dumating po sa punto na nalaglag po yan sa kabayo. Talaga sabi, tumama yung ulo ko. Sabi niya ganun sa akin, anak. Talagang kinukwento po sa akin ni nanay lahat na nangyayari sa kanya. Sabi niya, pero andyan ang mahal na Panginoon. Kahit ako na lang mag-isa, pinag-iingatan siya ng mahal na Panginoon. Talaga sobrang sakit daw po talaga ng ulo niya. Pero after niya daw po ilayas, nagsisisi siya na wala daw po yung sakit ng ulo niya. Kaya napakabuti na mahal na Panginoon sa paglilingkod na mahal na Panginoon, walang kalugihan. Dahil din po, dito din po namin naranasan ng maaming mag-asawa na sa aming buhay mag-asawa, nag-start ang aming pagsubok na matayan kami ng anak. Talagang andyan ang pagsubok ng pagsubok sa amin, pero hindi po kami nanlupay-pay pagkos, masigit po kami na naglingkod sa mahal na Panginoon. Next, nawalan po ng trabaho ang beloved husband ko, na ako na lang ang dumating na nagtatrabaho. Pero hindi po kami nanghina. Talaga lumulod kami sa mahal na Panginoon hanggang sa dumating ang time na andyan po na hindi po namin in-expect mag-asawa na pagkalooban kami ng business ng mahal na Panginoon. Sa gana amin, hindi po namin kakayanin dahil sa course po namin talaga malayong-malayo po yung business po namin. Pero mahal na Panginoon, bibigyan ka po niya ng wisdom and knowledge ng mahal na Panginoon. Talaga andyan po, nag-start po kami mag-asawa sa security agency na ang guard po namin, isa, dalawa, hanggang tatlo lang. Pero ngayon, napakabuti ng mahal na Panginoon. Ang guard po namin nasa 120 guards na po. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Wala yung posible sa mahal na Panginoon. Magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Huwag mag-murmur talaga po dahil kami kahit anong pagsubok, talagang hindi po kami nagsasabi sa ano, kahit kaninong kaibigan, kahit sa magulang namin. Bagkus na mahal na Panginoon namin, iniluluhod mag-asawa. Talagang mahal na Panginoon. Pinakikinggan kami ng mahal na Panginoon. Talagang ang aming panalangin, ipinagkakaloob niya po sa amin. Pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon dahil may time po na nagkaroon po ng incident po sa isang posting po namin na yung guard po namin. Dahil po yung may isa pong magnanakaw na pumasok, kaso po yung magnanakaw po ay bata po. Talaga pong dumating sa point na yung guard po namin, hindi niya na rin po na-control. Talagang nabaril niya po. Kaso shotgun po kasi yung dala-dala niya. During that time, nasagban na nagawain po kami na mahal na Panginoon. Talagang sabi po ng husband ko, mami, pupunta ako dun sa pwesto. Sabi ko, wag. Andito ay sagban na nagawain. Mahal na Panginoon. Lumuhod tayo sa mahal na Panginoon. Hindi pababayaan ng batang yan. Hindi mamamatay ang bata. Napakabuti po talaga na mahal na Panginoon dahil during the service talaga andyan. Ang aming pananalangin mag-asawa, tapos tumawag po yung OIC sa amin. Sabi, sir, yung bata, ligtas po yung bata. Tapos yung tumama sa mga sa ulo ng bata, mga sharp nails lang. Pero kusa na natatanggal yung mga sharp nails. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ang mahal na Panginoon dahil po yung dumating din po yung baby ko na, yung panganay ko po na anak, na andyan po tumaas po talaga yung lagnat niya, umabot na po siya ng 40. Nagsasalita na po siya na nagsasalita. Sabi ko, anak, mag-in Jesus name, hallelujah, hindi na niya halos mabigkas kung ano-ano na po nasasabi niya. Pero sabi ko, binulungan ko siya, sabi ko, anak, mag-in Jesus name, hallelujah ka. Tapos na sinabi niya na, mami, in Jesus name, hallelujah, in Jesus name, hallelujah. Talagang yung lagnat po ng baby ko, bigla pong bumabayan, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sabi niya sa akin, mami, alam mo pa, nung nagbabanggit ako ng Jesus name, hallelujah, parang may puti na umahawak sa akin. Kaya napakabuti na mahal na Panginoon. Taga, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nga,
Sabi ko, binubulay-bulay ko ang kabutihan ng malapit noon. Mula po nung baby ako, hanggang ngayon po na may sarili na akong pamilya. Masasabi ko na walang kahuluguyan. Yun lang po lagi ko sinasabi ng lahat ng pagpupala na ito ay sa ating mahal na Panginoon. Sa unang dalangan ng ating beloved pastor, Evangelist Will de Almeida. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat nitong mataas na papurit pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.